Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ay kung mapapansin nyo, ayan. Ito yung isa sa mga gawa natin dati na naka-T-weld. Ayan yung offset niya. Ito po ay JR Manggio. Naka-T-weld siya rito. Tapos bakal pa po yung offset niyan. Ayan, hindi pa nga nabago yung, pero marami ng gas-gas. Ayan, kagaya niyan yung offset niyan. Ayan, kasi nga bakal talaga siya. Wala tayong naging problema sa offset. Ang ano lang dito, pinalitan ko puro O-ring. Ngayon, hindi ko na nga ito nagawa ng video na ibigay ko na, nakuha na sa akin to. Ang problema lang, nagkaroon ng ano, meron akong hindi napalitan yung dito sa may puno. Ito lahat, ni-repair ko yung mga O-ring niyan. Puro O-ring lang naman po yun. Ito eh, kung matatandaan nyo, gawa na natin mga 3 years ago. 2 years ago, ganito pa. Kasawagin naging aluminum na nga. Parang ano na, 3 years ago na talaga. Hanggang, kasi mag 4 years na tayo naggagawa ng air gun. 1 year tayo na parang bakal yung offset natin. Kasi parang 2 years na tayo gumagawa ng aluminum na alloy na ako na mismo yung gumagawa. Ito kasi pinapagawa natin sa malaking machine shop dati. Meron tayong machine shop na malalaki ang machine, kaya puro bakal yung ginagawa niya. Ayan, hanggang ngayon. Mas ano talaga, mas matibay, tingnan nyo yung maintenance. Ngayon, binalik naman sa akin. Hindi ko na nga na-video to eh. Binigay ko na sa kanila. Ang problema nga noon ay naubusan ng hangin. Malakas yung singaw, yung ganyan. Ngayon, nung magawa ko siya, okay na. As in, akala ko okay na. Yung pala dito, nung i-check ko ulit ngayon, nilagyan ko ng hangin, okay na siya. Sabi ko na, kaya yung may problema. Ngayon, ang gawa ko talaga, kung ako, kasi nababawasan pa rin yung hangin after a week or five days, ganyan. Eh, wala nang hangin. Yung pala dito, ayun o, ang lakas dito, hindi mo matakpan, no. Yung quick fill na regulator, doon siya sumisingaw. Ang ano ko dito, hindi ko sure kung pinalitan ko na to. Parang pinalitan ko na rin to ng bagong regulator. Ito naman yung bago na itong regulator na to. Kaya akala ko okay na. Yung pala dito sumisingaw siya. Oh. Kaya yung ano nito, kakalasin ko pa itong quick fill na to. Ayun. Ay, marami na tumutunog, oh. Ayan, oh. Dito siya. Sa, ano ko nga, sabi ko, sige, itutubog ko sa tubig yan. Hindi ko tinubog sa tubig. Nilagyan ko lang ulit ng yung sabon. Nilagyan ko lang ulit. Wala naman. Sabi ko, ano kaya, baka dito. Ay, dito nga. Ayan, oh. Ang lakas. Dito siya na bumabawas, kaya ganoon, kaya hindi gaano mabilis yung pagbawas na kasi dito. So mamaya pag uwi ko, kasi duty ako ngayon do sa ating HOA, ano naman tayo, board of director naman tayo ngayon araw na to. Eh, may duty ako ngayon, kaya mamaya ako na to gagawin, isisingit ko mamaya kung may time pa akong makapagsingit, kasi parang busy ngayon. Busy ngayon sa Homeowners Association. Kaya ito na ko, siguro pag out ko sa hapon. Ayan. So at least ito, kita na nandito lang siya. So ayan po, pinakita ko lang sa inyo yung mga gawa natin dati, 3 years ago. Na 3, tsaka yung mga unang gawa natin ng, ano, ng offset. Ayan. Talagang wala siyang problema. Tumatagal siya ng yung ganyan. 3 years na, pero ayan, ngayon lang nasira. Puro O-ring pa yung pinalitan natin. Tapos ito, ang alam ko, ayan o, bagong-bago pa yung regulator. Alam ko, kapapalit ko lang, pinalitan ko talaga to. Di kaya lang ito, ewan, nagtataka ako bakit may problema kaagad dito.
sa quick peel. Ayan o, lakas mong singaw. Siguro, may imposible namang may dumi. Ano talaga to? Wala na ikabit ko siguro, ito yung naging problema din ng pagkahangin. Ayan, inangin ako kasi. Tapos ang sabi, isang putok lang daw, isang shot lang. Ubus na kagad yung hangin. Kasi kukunti na siguro yung laman. Kasi yung, nung nilagyan ko dito ng hangin, yun na lang yung ano nila. Tapos, bago nila na testing, 1 month. Kasi ganban po tayo ngayon eh. 1 month bago nila na testing. Yun nga, kukunti na siguro yung hangin. Kasi nga sumisingaw dito sa quick peel. So mamaya ating ayusin yan, it's either kakalasing ko to o papalitan na lang ng quick peel. May mga quick peel naman po tayo dyan.